Okay! Let's go! So, ngayon guys, pupunta tayo sa Malasiki. Kasi, meron kami ngayong eyeball or EV. E, pag-uusapan namin kung paano namin tatapusin o kung anong dapat namin gawin para matapos na agad yung pabahay project namin. So, nabanggit ko sa first vlog ko guys na yung grupo namin may sinasagawang pabahay project para kay nanay. Eh, sakto, nag-uulan na naman. Kawawa naman sila nanay, baka nababasa na dun sa ano, sa dati nilang bahay. Eh, sira-sira na rin kasi yun. So, mamaya guys, makikita nyo yung tsura ng lumang bahay nila. Papakita ko sa inyo pag ando na tayo. So, gusto ko nga palang pasalamatan po yung mga patuloy na sumusuporta sa atin. Kahit na tayo pa lamang po ay baguhan sa pagmamoto vlog. So, thank you guys. Kilala niyo sa sarili niyo kung sino kayo. Thank you, thank you. Hindi ko kayo ma-shout out ng literal na shout out. Kasi, alam niyo na guys, nagmamoto vlog tayo, eh wala naman tayong kodigo dito sa motor, di ba? Tapos nagda-drive pa tayo. So, lapag ko na lang sa screen guys, yung mga nagpa-shoutout sa akin. Sensya na kung di ko kayo maisa-isa ng literal. Pero bago yun, ipasok ang intro. Woo! Bow! I erased his face. Sa mga may motor dyan guys, pero di pa kabilang sa isang club ang mga riders, eh ni-encourage ko po kayo na mag-join. Kasi syempre given na yung masaya, di ba? Plus ang dami mo talaga makikilala, sobrang dami. Hindi lang yung grupo na sasalihan mo, kundi mga ibang members na din na ibang club, syempre makikilala mo din. Alam niyo yun, sarap sa feeling, yung tipong papagas ka, then may kasunod ka, rider din, tapos pag nalaman niyang rider ka din, mag-uusap na kayong dalawa, hanggang sa magiging kaibigan mo na siya, di ba? Isa pa guys na kayo natutuwa ko, syempre sa isang grupo, di maiwasan magkakaiba kayo ng age, o malalayo yung inyong age gap. Pero yung samahan nyo, yung pakikisama o pakikitungo sa isa't isa, eh hindi mo mararamdaman na ang layo ng agwat ng edad mo sa kanila. Yung mga rider guys, limutan ko mag-peace. Nag-vlog kasi tayo eh. Ang meetup pala namin guys ay Arco ng Santa Barbara. So, dun yung second meet-up pala. First meet-up sa crossing ng Urdaneta sa may Kalabaw. Yung Kalabaw na naluto na sobrang init. Cute din ang ganito, no guys? Stunts. Trivial yung pala, no? Yung mga stunts or stunts concept, yan tulad nyan. Mga naka-load guys, kung may nakikita kayo mga Mio kadalasan o ibang motor, kahit ibang ano, brand, mga naka-load gaya nyan, ang tawag dun stance. At nag-originate ang stance walang iba kundi sa ating bansa. Yes, Pilipinas po. Mga Pilipino nagpauso ng ganyan. So kung may nakita kayong mga
naka-lowered ng motor sa ibang bansa, sa Thailand, Indonesia, Taiwan, eh, ginaya lang sa atin yun. Diba? Kaya be proud. Oh, bakbak muna tayo guys, kasi late na ako eh. Woo! Gas muna tayo guys. Kakabakbak ko. Ano pala akong gas? Premium po, full tank. Magkano po? Full tank po. Premium sir, full tank po. Yes, thank you. So, ang dumi ng motor natin guys. Di pa ako nagpapalinis kasi alam kong uulan eh. Advance akong mag-isip. Nice. Yeah. Dumi. Mukha lang malinis sa camera, pero madumi talaga 'yan, guys. Mga putik-putik. So, tingnan niyo ang araw. Akala niyo lang. Pero paulan na naman 'yan mamaya. Paano masabi? Okay. Tagal na ako dun sa ano? Sa Centrum guys. Eh ang init pa naman. Wala sila kasing bariya. Nasanay kasi ako na pag nagmumotor eh nagjijacket talaga. For safety na din guys. Diba? Always jacket, pantalon, at syempre helmet, diba? Bukod sa safety purposes, eh sadyang mainit talaga. Kaya kailangan mag-jacket. So di ko alam guys kung naririnig nyo ako ng maayos dito kasi pinagsusok-sok lang yung mic dito sa helmet natin. Di ko alam kung okay ba, hindi ko pa na-testing. Kaya nagmamadali din kasi ako. So balang si Batman! Batman, let's go! Si boy bakbak na walang panggas. So sa mga di po nakakalam, eh yung throttle natin, ito once na bigla-bigla kang pumipiga eh syempre malaki din yung pasok ng gas. In short, malakas kumain ng gas. Yun na yun. So kung natitipid ka dahil wala nang panggas, kailangan dahan-dahan lang yung pihit natin sa throttle. Ngayon di ko alam saan ako pupunta, diretso o kaliwa, kasi may meet up doon, may meet up doon. Dito na lang. Ayun, nabanggit ko may meet up sa kanan kanina. Doon yung first meet up, then second meet up doon na sa arko ng Santa Barbara, Pangasinan. Eh total, doon din naman pupunta sa second meetup matapos sa first meetup. Eh doon na tayo sa second, di ba? Kaya na sabi ko, advance ako mag-isip. Pensya na kayo guys kung maingay itong motor natin, no? Este yung tambutso. Kasi po, para sa kaalaman ng karamihan, once po na modified ang inyong makina, eh kailangan magpalit na rin kayo ng pipe. Kung gamit nyo yung stock pipe pa din, tapos modified na yung makina nyo or yung engine nyo, eh magkakaproblema po yan. Hindi kaya ng stock pipe kasi yung stock pipe guys, puro divider. Makikita nyo pag hinati sa gitna yung pipe, marami yung dividers guys. Yun yung dahilan kaya ang tahimik ng stock pipe. Plus yung mismong tubo nya o yung elbow, eh maliit talaga yung butas. Saan tawag nila dun? Sakal.
hindi malabas na engine mo yung potential niya talaga kasi nasasakal siya eh. So, doon na pumapasok yung mga aftermarket na pipe. Gaya ng Apido, mga ganyan, JBT. So, hindi po tayo sponsor ah. Eh, bala ko magpalit ng ano, yung mga tahimik na pipe. Tahimik pero malaki yung butas, yung makakahinga pa rin yung engine natin. Sinayanar na ako sa mga kapitbahay namin. Malayo pa lang pag minarig ng motor, si Joseon yun, dyan na naman. Tapos umaga, syempre, nakagawian na natin, magpainit ng motor. Diba? Alam nyo ng mga ano, motor enthusiasts. Yung umaga yan, matik yan. Painit yan. Palagpapainit ako tulog pa yung mga kapitbahay. Bubulabog na naman si Joseon, sabihin nila. So kakamuti lang tayo saglit. Okay, so yung gagayain nyo na. Bawal yun eh. Ginawa ko lang kasi clear naman yung daan. Ibig sabihin pala nun guys, yung nakita nyo kanina, yung double solid yellow lane, tapos may white solid din sa gitna, strictly no overtaking. Yun po. Pero hindi naman ibig sabihin guys na sa lahat ng pagkakataon ay bawal talaga. Kaya naman kasi nilagay yung mga ganyan, mga linya sa kalsada, para meron tayong guide, diba? Tulad yan, isang solid lane sa gitna ng kalsada, ibig sabihin naman yan, as much as possible, no overtaking, pero pwede. Yung mga sinabi ko po, natutunan ko lang sa driving school sa UPS. Shout out! Pero syempre pag alam mo sarili mong wala lang may ibang dumadaan ng sasakyan. Ay putik! Gulat pa ako! Shout out, Pops! Pasaron! Nagbablog ako, nagulat pa ako! Ako! Bigla-bigla sumusulpot sa likod ko, loko! Tinabihan pa ako. So, kagawa ko nga pala guys. Galing pang Santa Maria, Pangasinan. So, parehas kami siguro advance mag-isip. Pamutak din to ah. Hirap pala guys, no? Pagkati ka ng kape. Sobrang alert mo eh. Magiging magugulating ka na. Ayun, pakakamadali ko na naman guys, may nalimutan na naman pala ako. Pero hindi ko siya naiwan. Nalimutan ko i-set yung camera natin sa 4K resolution. So naka 1080p lang siya. Sana hindi malabo. Saan sila? Ano sila? Meanwhile. So, ayun guys. Nauna na yung iba namin kasama. Yung mga nandito sa second meetup, nauna na pala dun. Yeah! Oy, banking! Ay! Ayun, nauna na sila dun. Sunod na lang kami. Pag mga ganito kasi guys na EV lang or eyeball, or meet up or meeting unorganized talaga, unlike kapag may inakaset kaming charity or charity ride, usapan talaga, nakaplano na kung saan yung venue para hindi magkawatak-watak, diba? Oh, banking na naman! Ay! Magpasing siya eh, right of way ko to eh. Nagpiss pala guys, di ko napansin. Sorry. Yung ibig sabihin pala nito guys, yan. Sa mga riders, pag may nakikita kayo nagsesenyasa na mga ganun, parang ano siya, it's a form of greeting sa kapwa rider. Tsaka respect na din, di ba? Kumbaga, maraming ibig sabihin to guys. Kumbaga, kamusta? Hey, what's up? Ingat! Ganun.
Masaya lang kasi kahit di mo kilala yung mga nakakasalubong mo, minsan tricycle, minsan nakabike, motor, naglalakad, nakakotse, eh pag nakita nila naka-riding vest ka, ayan tulad ng suot natin, talagang mag-peace sign sila sa'yo. Then ang response mo din sa kanila dapat eh peace back. Anytime minsan na lutang tayo, tulad yan, nagbablog naman tayo ngayon, hindi ko napansin. Siyempre ayoko rin na mga isipin nilang famous. Saan nag-effort siyang ano eh, batiin ka, di ba? Tapos, di mo babatiin. Ang pangit naman lang ganun guys. Ah! Lubak! Record, just go! Awa ako sa shock. Checkpoint. Sige sir. Busy si sir. Ikaw usap. Pops Aaron, saan ka na? Ayun. Sino yun? Ay! Si Pops ano pala to? Shout out Pops Frank! Ba't na bigla-bigla ka sumusulpot sa gilid ko? Atakihin ako sa inyo eh. Mali ka dyan kapatid. Yung akong ginugulat. Aba, shoutout Pops Troy. Pag madilim, dun yun. Kawan yun eh. Saan yan? Isip akong dadiritsa ko, parang wala ko na pansin na kawayan. Ay! Meron pa ba? Tara. Meron. Let's go! Oh, yun, nagkakawalaan na kami. Naliligaw ang mga rider, wawala sila. Asin West. So, Asin West pala to. Kailangan ko na maglinis ng carb. Nakawala na yung hatak. Madumi na naman. Oh, hina. Yun, dito sila lahat. Shout out. Uy, kambing. Pops. Shoutout, Pops James. Shoutout, Pops Red. Shoutout, Pops Atan. Pops, shoutout. Hello, Ma'am Shay. Pops, shoutout. Hello, Ma'am Shay. Shoutout. Papa. Hello. Hoy, Pops. Alam mo, nag-usapan pa tayo eh. Papa. Ma'am Shay, hello. Hello po. So, balikan ko kayo mamaya, guys. Ito muna tayo. Yeah. So, ito po yung project namin. Yan. Itong pabahay. Hello po. Ganda nga po. Ito po si tatay. Tapos si mama. Si nanay. So, ito yung project namin. Maliit lang siya, guys. Sawali yung taas. Tapos, hollow block yung baba. So, may dalawang gumagawa ngayon. Kagrupo din namin. Pops Richard. So kung nagtataka kayo guys, bakit sawali lang yung taas? Kasi, yun nga, gaya ng sabi ko, eh, sarili-sarili na yung bulsa yung ano, ginamit na yung pampagawa. So, kulang din yung budget namin. Kaya ito lang, yung kaya lang ng budget namin. So dito tayo guys sa ano, ito yung bahay nila nanay, yung kasalukuyang tinitira nila. So yan, kung makikita nyo, eh ano talaga, lapit na talagang mag-iba. So pasok tayo. Ayan guys, so. So kawawa dito sila nanay. Kung makikita nyo, sira-sira talaga. Ako relate ako kasi ganito rin yung bahay namin dati, yung kinalakihan ko sa Rizal.
Magamitin ko muna yung phone ko para mas makita nyo guys, malinaw. Yeah. So yan po. So ito guys, gamit na natin yung ano, phone ko. Gamit natin pang video. Mas malabo kasi, malabo yung camera ko. Ayan, so pag umuulan, talagang mababasa sila. So ito yung loob. Yan, ito yung loob guys. Yan na sila lahat, dalawa ni nanay tsaka si tatay nagkakasya. So yun guys, tulong lang ako saglit. Takawawa naman sila. Habang inaantay ko yung mga kasama ko dun sa kabila. Dun sila. Dun kasi yung meeting place namin. Kasi mainit dito. Walang silungan. So tulong lang ako sa kanila saglit. Ayo mag-start. Ayusin natin. Guys, ayaw mag-start ng motor natin. Naku po. Siraan pa. Ayaw ng kickstart. Ang dumadali na kuryente. Ah, yung push start. Walang dumadali na ano, kuryente. Try natin yung kick. Ayaw din. Ay nako, so troubleshoot muna natin guys. Check natin spark plug. Tsaka yung ano, battery. Buksan natin spark plug kung may dumadali na kuryente. So balikan ko kayo mamaya. Yeah. So yun guys, update. Chinek ko na yung battery. Then lobo siya. Tas sobrang init. Kahit hindi ko naman ginamit kasi kakastart ko rin lang ng motor ko. Pero sobrang init niya guys. Hirap hawakan. Chinek ko yung spark plug, okay naman. So battery talaga. No choice. So hingin na lang ako ng tulong sa mga grupo ko siguro para ma-start yung motor or magpapasuhin na rin ng battery kasi kailangan ko na rin talaga magpalit. So dito siya sumuko eh. Wala tayong magagawa. Ayun guys, update. Tama ko si Pops Frank. Bibili kami ng battery. So guys, kasama ko si Pops Frank. Naghanap ko yung battery. Buti kasama ko siya. Thank you Pops. Tinatanong namin yung ano, kasama niya kung may tindang battery. Then kung wala, baka maghanap kami sa iba. So sana meron para di rin maabala yung grupo. Nangiram din kami ng motor. Thank you din Pops Atan sa pagpapahiram ng NMAX. So update ko ulit kayo guys mamaya. Yeah. So ayun guys, update. Abili na kami ng battery. Sinamahan ako ni Pops Frank. Wawa, thank you. So ayun, nakabit na rin namin. Gawa na naman siya, nag-start na rin. So testing natin ulit.
Yun. So okay na guys, pauwi na rin kami kasi paulam na. So yun guys, pupunta na kami ni Pops Frank sa mga grupo namin. Then uwi na rin kayo maya maya kasi pabagsak na ang ulan. So again, thank you Pops. Salamat sa pagsama sa akin. So for more sira for more videos, please like, share, comment, and subscribe para lagi kayong updated sa ating abirya sa ating lakad. Cousin mo to vlog. Peace out. Yeah! Bangun dari tangan, terjun, sorry, jangan jinan, jangan tinggal.